Hello everyone. Nandito na naman tayo sa Munting Hardin ko. Papakita ko lang sa inyo yung tanim kong aloe vera. Ito siya. Ayan o. Ito yung unan niyang ubo. Ayan. Medyo lumaki na siya. Ayan. Yan, mahaba ang kanyang stalk. Ayan. Ayan. Tapos, ayan yung mga bagong seedlings niya. Ayan. Ayan. Bale, dalawa siya. Pero, hindi ko muna siya inilipat. Inahayaan ko muna siya dyan. Kasi, madali lang naman patubuin ang aloe vera. Ayun siya. Sabi nila na ang aloe vera na ito, ano daw, tinatawag na giant aloe vera. Sabi, galing daw ito sa ibang bansa. So, ayan, papakita ko muna sa inyo to. Tapos mapapansin niyo na may tumutubo dito na halaman. Ayan. Itong halaman na to, kung inaakala natin ay parang damo siya. Pero sa totoo lang, hindi siya damo. Ano to? Nakakain siya. Ginagawa siyang salad. Ayan. Kaya hindi ko siya binubunot. Kasi napapakinabangan din yan siya. Ayan. Para siyang ano, yung kanyang dahon, para siyang kamag-anak siya ng alugbate. Ganun. Naalala ko before na inutusan ako ng mama ko na kumuha ng mga something gulay. Ito yung naalala kong ginugulay niya. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ayan. Ayan yung pa na yan. Kaya hindi ko muna siya binubunot. Nahayaan ko muna siyang lumaki. Kasi ano na ito eh. Kusa na siyang tumutubo. Pero actually, tumutubo din siya kung saan-saan. Kasama siya sa mga damo. Kaya karamihan sa atin hindi na pinapansin ito. Pero napakalaking bagay pala ito. At ayan. Ayan. Napapansin nyo, ito naman sa aloe vera, ito yung unang tubo niya sa dahon. Ito. Kaya medyo kwa na siya. May bubulok. Ika, yan. Pero hindi ko muna siya tinatanggal. Hinahayaan ko lang yan siya. Ayan. Ito o. Oh. Ayan o. Oh. Yung mga pinagpuputulan ko. Ayan. So, ito, iilan lang na tinatanim ko yung aloe vera. Actually, marami pa yan sila. So, ito naman yun. Bago ko lang kasing tinatanim to mga months pa lang, mga 2 months pa lang. Ayan o, yung unang dahon. Ayan, medyo putol. Ayan, putol na nga. So, ayan, nilalagay ko lang yan sa dyan. Ayan. Pwede na rin natin tatanggalin. Ayan. So, ito, itong dahon na ito, itong aloe vera na ito, napapakinamagan pa naman siya eh. Hugasan lang siya ng mabuti. Tapos, tatanggalin yung ito. Tatanggalin lang natin ito. Ayan. Ayan. Kasi, ito, pwede natin ito ilagay sa mukha. Yung gel nito, yung pinaka-gel, pag binubuksan mo, ayan, tatanggan lang natin yung tinik, bawat gilid. Ayan siya. So, hindi, wag natin ito siya basta tatapon lang dahil marami din itong benefits na makukuha natin. Pwede natin ito siya ilalagay sa mukha, yung gel niya, dahil ito'y natural. Natural siya. Diba? So, ibababad natin yan sa mukha, yung gel nito. Then,
yun, para ma-moisture ang ating face, or mukha. Yan, ilalagay ko muna siya dyan. Then, napapansin nyo, yung may mga tumutubo na yan, ayan yung tinatawag, pag lumalaki yan siya, ayan yung mga ano yan, tawag nito, yung sa dengue, tawag dyan, nalimutan ko lang. Ayan. Ito yung pampataas ng platelet pag nagkulang ka. Kasi sabi nila, pag dinedengue ang isang tao, ayan, ang tawag ito